isang mapagpalang pagkakataon naman mga kasabay, dahil ngayon pagpapalain tayo ng pagkakataon na maririnig ang isa namang kwento ng isang katutubong may hawak-hawak na tagumpay. Ngayon, hindi ko na patatagalin pa, meron po tayo ngayong panauhin. Inaasahan natin magbibigay inspirasyon sa atin, especially sa mga kwento ng mga katutubong may pinagdaanan noon na ngayon, inaasahan natin magiging encouragement sa mga sumusunod na henerasyon ng mga katutubo. Ngayon mga kapatid at mga kaibigan at mga kasabay, ang ating pong panauhin ay nakapagtapos sa kanyang tertiary level of education sa University of Southern Mindanao ng kursong Bachelor of Practical Agriculture. At ngayon, siya po ay kasalukuyang nagtatrabaho na sa University of Southern Mindanao Agricultural Research Center, particularly sa Plant Pathology Research Laboratory Extension. Isa po pong impormasyon, siya po ay tubong Limpungo, Barangay Limpungo, Dato Hofer, Maguindanao. Doon siya lumaki, doon siya pinanganak, at maaaring may mga malalaman pa tayo niya tungkol sa paano siya lumaki sa kanyang komunidad. Ngayon, di ko na po patatagalin pa ang ating pong guest at panauhin ay walang iba kundi ang pinakapoging taga Maguindanao. Walang iba kundi si kaibigang Richie Piang Mao. So, pag-greet naman sa mga viewers natin. Grace and peace. Yubagi muyag sa mga nakikinig o nanonood. Sumasubaybay sa Mike Lakbay. Pati ako nabubulol, Chi. Pareho kami nabubulol ngayon kasi kinakaban, actually. Kinakaban daw siya. Kinakaban din ako. Ang tagal kasi namin hindi nakapag-kwentuhan. Although noon, no, nang estudyante pa siya, nagkaroon pa kami ng time spent na nakakapag-kwentuhan kami, lalo na sa mga kwento ng tungkol sa buhay bilang katutubo. Pero ngayon mga kasabay, tayo po talaga ay alam ko may inspire kayo kasi ako may mga narinig ako, mga patikim lang sa mga pinagdaanan ni Richie. No, Chi ba talaga ang palayaw mo sa bahay? Which, paan? Kasi actually meron tayong tribal name din. Ang tawag nila sa akin pag doon sa amin, Daling. Ah, Daling. Daling. Yeah. Ano ibig sabihin ng Daling? sabi nung mama ko, pero sabi niya Darling daw. Ay! Darling. Pero dahil sa akin kuya, hindi pa man marunong magsalita, hindi makapronounce. Kung sa atin, dagahammers na. Hindi pa marunong magbanggit ng R. Kaya naging Daling. Kaya tinatawag mo siyang Daling. No. Diba yung mga bata, kasi minsan kaya ngayon minsan nag-aasawa, tinatawag nilang Mang yung nanay para gayahin ng mga anak. Uh-huh. Kaya yung nanay pang. So siya, tinatawag niyang Darling si mamang mo. Tapos ang pagkuhan ng kuya mo. Kuya mo ba? Uh-huh. Daling. Kumusta naman Daling ang buhay dyan? Okay, kumusta ang buhay natin ngayon? Is the Lord okay lang naman by God's grace? Kasi nag-work ka, balita ko, nag-work ka sa USM Research Laboratory. Ano particular ang, kasi sigurado may mga viewers tayo, ang iba akala niya sa laboratory, mostly sa medical hospital lang. Mm-hmm. Anong ginagawa niyo particular? Kasi agriculture yan eh. Ang ginagawa namin, kasi ako na, na-assign ka. Na-assign ako sa nursery. Ako yung doon. So nursery ng mga tanim, ganyan? Oo, nursery ng mga tanim. So plant protector. Kasi baka isipin na nursery ng mga bata mo. Nursery ng mga bata. So ako yung in charge doon. Ako yung nag-collect ng mga data, mga sakit ang mga tanim. Sa akin, hindi basta-basta yung mga research niya kasi may mga reporting kayo in the end of the month or what. Okay. So imagine nyo po, yun po yung trabaho particular ni Richie ngayon. Na dati, hindi mo inaasahan, no? Wala sa plano mo sa buhay na dati ang panahon, isa kang researcher, no? Yan, no? Nung sila pagkabata ka. Sige, dahil dyan gusto kong pag-usapan natin yung paano ka lumaki. Ang isa sa mga impormasyon na nasabi natin kanina, lumaki ka sa Dato Hofer, di ba? At Barangay Limpungo. Barangay Limpungo. At saka alam mo, Brad, narinig ko yan. May mga balita, eh, mas maganda marinig namin sa mismong lumaki doon, na talagang talamak ang takot bang tama kong term dyan sa mga komunidad dyan? Dahil kadalasan, or totoo bang dyan ginaganap ang mga karamihang digmaan, no, sa barm or gera? Totoo ba yun? Basis sa inyong narinig, no? Totoo din talaga yun. Ay, totoo talaga mga kasabay. Lumaki kami doon. Lumaki din ako sa Barangay Limpo. So, yun po yung kinabisnan kong lugar. Sa Limpungo. Sa Limpungo. Doon din ako pinanganak. At nasaksihan ko yung mga pangyayari, no? Kasi,
madalas na ganyan. Sorry to cut yun. No? Uh-huh. Yung word mo na nasaksihan, ibig sabihin, kitang-kita mo na may mga bomba, ganyan, or barilan. Ganun talaga? Grabe, no? Grabe ang barilan. Yung the time na pag magkakaroon ng gera, kasi nasa ano pa kami noon, nasa bukid. Mm. So malayo pa sa ha, sa siyudad o ganyan. Ayun yung panahon na yun. Ano, ilang taong gulang ka nung may malay ka na at nalaman may gera talaga na na-experience mo? So yun, I think nasa kwan yata yun. Elementary, na-experience mo na? Elementary, oo yun. Hmm? Matalandaan ko na yun. Anong ginagawa niyo pag gera? Ano yun? Akala niyo fireworks lang? Christmas? Nag-backweight man kami noon pag may gera kasi nasa... Ah, backweight talaga? Oo, backweight. Mga nasa 1 week siguro kami sa... Saan? Sa mga... kakahuyan, mga ganyan. Kasi magtago, makaibigan. Yung 1 week na yun, na-experience mo talaga na doon magluto, magkain? Oo, hindi ka makakain doon kasi nga hindi ka pwedeng makabuhay ng apoy. Kung makita nila na may usok, bumbahin ka man ng yung jet fighter o yung tawag. Oo, yung mga ganun. Kasama, pamilya mo, kapatid mo, magulang mo, andun. So, nung mga pananin, tulad sinabi mo kanina, elementary ka that time, ano ba ang mga question sa mind mo? Alam mo na ba na, eh ganito talaga ang buhay namin, always maganito? Ano mga nasa isipan mo that time? That time, kasi nga ako yung nasa musmus pa lang. Hindi ko pa alam yung mga na yan. Kala mo nagbahibahayan lang kayo? Ano lang. Ano? Parang normal lang. Walang mga naisip na pa. Pero nung nagkaisip na din, at doon ko na din naisipan mag-aral. So, that time talagang, nung nag-aaral na ako, hindi din ako nakaaral ng maayos dahil nga sa gera, palaging backweight. Actually, that time, hindi, every month parang may gera eh, makaka-experience kami ng ganyan. So, sorry to cut you again. That time, may mga 1 week, nagbabakwit kayo, tumatago kayo. So, siyempre, bumabalik rin kayo sa bahay niya after yung sabi mo mga 1 week. Tapos ngayon, nabanggit mo, nakakapag-aral kayo, ano nangyayari doon? May mga panahon ba na may klase, tapos biglang mastop ang klase dahil may gera, ganun? Kasi, pag weekend, umuwi man kami sa aming lugar, sa Pindo. Minsan din na makabalik. Ganun, tapos buti naisipan mo pa rin mag-aral. Bakit pumunta sa punto? Siyempre, hindi ikaw lang ang nag-aral. Sinuportahan ka ng magulang mo. Okay. Sila nagpa-aral. Okay. So, ibig sabihin, ganun din kahalaga ang edukasyon. Kahit na sa gera, sa gitna ng gera. Ilan ba kayong magkapatid? Apat kami magkapatid. Pang-ilan ka? Pangalawa ako. Ha? Pangalawa ka. Yung nauna, yung panganay, lalaki, babae? Lalaki. Ano, nakapagtapos ba siya ng pag-aaral? Hindi siya nakatapos dahil nga sa gera. Yun, hanggang sa umabot sa punto na wala nang gana mag-aral. Kasi palaging backweight. Pero meron na siyang pamilya ngayon? Meron na siyang pamilya ngayon. Grabe na. Kakaiba po yung naranasan ni Richie. Tapos ngayon, di basa-basa nakapagtrabaho siya ngayon kung babalikan natin yung nakaraan niya. Ano naman ang... Siyempre, nag-aaral kayo, hindi naman siguro yung scholarship. Saan kayo kumukuha ng income? Sa sitwasyon ng community na ganun? Paano? Saan? Ano? Farm? Or what? Sa farm. Tapos, nagbubay din kami ng mga hayop. Manok, ganyan. So, yun talagang pinukukuha ng income? Pag hindi, wala pang harvest, ganyan. So, mga manok kami alaga, yun yung binta namin. Talihin namin sa palingki. Pagbenta ng mama ko. Gabi. No, tapos yung dalawang kapatid mo, yung sunod sa'yo, ano ito? Mga single pa rin o may mga pamilya na ngayon? May mga family na rin. Na rin silang lahat. Ikaw na rin ang natitilang single ngayon. Sino yung pinag... Ikaw bang pinagawa kagwapo sa inyong mga kapatid? Well, talagang ang gandang ngumiti lang ngayon, no? Pero kung babalikan natin yung... Parang para sa akin, yung kinuwento mo kanya, parang horror ang dating niya sa akin eh. So, hindi naman ka talaga na trauma. Sa'yo, ngayon normal na lang mga putok or what? Kasi yun yung nakasanay. Parang pagmakaraming normal na lang din sa amin. Pero sa mga tao na hindi nakapunta doon sa aming lugar, talagang natatakot sila pumunta doon. Yes. Pero sa amin, kasi sanay na kami. Actually, gustong-gusto kong pumunta doon, pero may mga nag-go-warn sa akin. Mm-hmm. No? Ibig sabihin, ganun talaga, naniniwala ako na ganun ka. Pero sa'yo, parang normal na lang, no, na mag-uwi doon sa inyo. Ngayon, nag-aral ka, bakit mo naman naisipan mag-aral? Isa din na nagkuhan sa akin na na-encourage ako mag-aral.
kasi ayoko sanang hanggang sa hanggang ganun ang sitwasyon. Ano na lang doon ako magpalalim ba ko perfect. Mm. So kaya ako ay nagpupursigi mag-aral para sana makaalis sa mga ganun. Kaya nung nag-aaral ako, minsan na lang din ako umuwi para sa yun yung isang paraan ko din na para makatapos. Minsan lang din ako umuwi. Once kasi ay, yung pamasahe, di ba? Imagine nyo pa, ang layo nun. Punta sa USM ka nag-aaral, di ba? So bakit naman practical agriculture? Bakit hindi ka nag-criminology, ganyan? Gusto ko din na malaman talaga kung anong meron sa agriculture. Mm. Dati nag-aral ako ng Comsci. Ah, nag-Comsci ka dati. Sa Esperanza. Sa Esperanza. Ah, so bago ka pala, so hindi natin nalagay kanina, bago ka nag-USM, nag-aral ka sa Esperanza, particularly saan? Sa 4A. Ano, 4A? Meron pa aral na pala sa inyo. Bakit from your life sa gera, nagputok-putok kan dito, lumaki kang ganun, tapos Comsci ang pinili mo? Bakit gusto mo Counter-Strike ang dating? So then, ano ko rin, gusto ko na din matutunan sa computer. Basta makapag-aral lang. And mabutit na kapag tapos ka ng pag-aaral mo, no? Ngayon, napag-usapan natin yung trabaho mo, yung buhay mo pagdaki. Ngayon, gusto ko rin pag-usapan yung connection mo sa tribo natin. Isa po siyang Taduray, no? Taduray. Kompleto, pure ba ito? Pure na pure. Ang kanyang father, pamilya ng mga Mau, at saka ng nanay is pamilya ng mga Piang. Saan ba particular galing ang nanay mo? Diyan ba talaga sila tubong that offer, or may mga pinanggalingan sila dyan lang nagkatagpo? Sa Upi, sa South Upi yung kanina. Ang nanay mo? Saan particular sa South Upi? Sa Lete. Ah, sa Lete. Lete siya in mainstream term, pero actually sa Taduray, Lete ang tawag dyan, no? Kasi yung Lete is kung daw, lightning, di ba? Anong mga, siyempre, nung panahon na ganun ka lumaki sa community na ganun, paano niyo napapractice yung mga customary laws natin? Yung ating mga tradisyon bilang katutubo? Anong mga nakagisnan mo na tradisyon natin na kahit nasa komunidad kayo ng parating may gera, napapractice pa rin? Napapractice ba ang mga tiyawan doon? Ang flinggo yun? Napapractice naman din yun. Pero ako mismo hindi ko rin nakapuan talaga. Pagkabata parang ako rin. Pero nakaka-attend ka ng mga kasal? Oh, nakaka-attend ako ng mga kasal. So, na-witness mo yung mga ibang paraan natin ng pagkasal, no? Na anong mga hindi mo makalimutan sa mga moment na naka-attend ka ng kasal? May mga parte ka ba? Nagiging abay ka ba? Or naghawak ka ba ng anong galing tawag doon? Pandi. So, yun. Isa din na hindi ko makalimutan din yung magpasapang sa Colombo. Eh, kami yung matit. Tapos magsigaw-sigaw. Magsigaw ng kupri. Okay. Sigawan yung lalaki kasi parang last time niya na maging binata, kaya ikakasal na siya. Maganda pa rin talaga na kahit ganun kasikip yung sitwasyon ng buhay niya dati, na i-practice pa rin yung ating tradisyon at kultura, nakapag-isip ka pa rin mag-aral. Yung mga kapatid mo, nakapag-aral ba sila? Kahit hindi sila nakapagtapos, pero nakapag-aral sila. Nakapag-aral naman sila. Ay, talagang bilibak sa dudook sa mga magulang mo, no, na nagawa nilang nakita siguro nila that time na edukasyon na lang yung paraan para makaalis kayo sa ganung sitwasyon. Pero may mga lupain kayo sa that offer? Meron kami mga lupain. So ngayon, anong mga plano mo pagdating ng panahon? No, nagtrabaho ka ngayon, iiwan nyo ba yung lugar? Babalik ka ba doon? Kasi ngayon, hindi naman siya ganun talamak talaga ang digmaan, unlike nung panahon ng noon. So, ang plano ko talaga, kung bakit agriculture din yung kinuha ko. Kasi gusto kong pagyamanin yung aming lugar. Siguro ang ma-encourage ko lang, no, sa mga kapwa ko na Taduray, no, mga kabataan. Mga kabataan na ipursigi yung pag-aaral, no, isa din na paraan para tayo ay makaahon, no, especially sa kahirapan ng ating problema, no, especially sa mga katutubo, isa rin ang edukasyon na magpapalakas sa atin. At saka walang wag natin kalimutang tumawag. Oo, isa din sa tumawag sa ating Panginoon. Tayo ay maka-establish ng relasyon sa ating Panginoon. So yun na yung sekreto, magtiwala sa Diyos.